maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Amen. Praise God for another day na muli tayong makapakinig ng kanyang mensahe through our beloved pastor, Pastor Jess. Banal na mensahe that lead us na makalakad at makapamuhay ng may joy and peace sa presence ng ating banal na Diyos. Amen. Paulit-ulit po ang aking pasasalamat sa lahat ng church elders natin na sumusuporta upang maitaguyod ang paglago ng bawat isa sa ating spiritual journey. Before anything else, Happy Mother's Day po sa lahat ng mga mami, nanay, mama, ino, at inay. Amen. Happy Mother's Day po sa ating lahat, mga kapatid. Buksan po natin ang ating Biblia sa Proverbs 31. Para sa mga virtuous woman, andyan na po tayo. Basahin ko po ito sa Tagalog, mga kapatid. Ang huwalang may bahay. Verse 10 po tayo magsimula. Chapter 31, Proverbs. Mahirap makakita ng mabuting asawa. Higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa. Hindi na halos nagpapahinga. Humahabi ng kanyang telang lino at lana. Verse 14, tulad ng isang barkong puno ng kalakal, siya ay nag-uuwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Bago pa sumikat ang araw, ay inihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan, pati na ang gawain ng mga katulong sa bahay. Mataman niyang tinitingnan ang bukid bago siya magbayad. Ang kanyang naiimpok ay pinagpapatanim ng ubas. Gayunmay, naiingatan ang kamay at katawan upang matupad ang lahat ng kanyang tungkulin araw-araw. Verse 18, sa kanya'y mahalaga ang bawat ginagawa. Hanggang hating gabi, nakikitang nagtsatsaga. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangay bukas ang palad. Hindi siya nag-aalala dumating man ang tagginaw, pagkat ang sambahayan niya ay may makapal na kasuotan. Gumagawa siya ng makakapal na sapin na sahigaan at damit na pinong lino ang sinusuot niya. Ang kanyang asawa ay kilala sa lipunan at nahahanay sa mga pangunahing mamamayan. Gumagawa pa rin siya ng iba pang kasuotan at pinagbibili sa mga mangangalakal. Marangal at kapitagan ang kanyang kaanyuan. At wala siyang pangamba sa bukas na dalatal. Ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Ginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila ay nakakahigit ka. Mandaraya ang pangakit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay paralangalan. Ibigay sa kanya ang lahat ng parangal, karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Amen. Papalakpakan po natin ating mga sarili, mga nanay ng tahanan. Amen. Napakabuti ng Panginoon sapagkat nililin niya o dinadala niya tayo sa kanyang kabanalan. Amen. Namumuhay tayo ng may malaking pagkatakot sa kanya. Amen? Amen po ba, mga nanay? Tayo po ang ilaw ng tahanan at hindi po tayo napupundi as long na kasama natin ang salita ng Diyos. Amen po? Amen. Muli, magandang umaga po. Tumayo po tayo. At sabay-sabay po sa ating Shema Israel. Hear, O Israel, the Lord is our God. The Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. These words which I am commanding you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your sons and shall talk of them when you sit in your house and when you walk by the way and when you lie down and when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand and they shall be as frontals on your forehead.
You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. Makakaupo muna tayo saglit. And may we now request our music team for our call to worship to be led by Sister Justin. Praise God! Hallelujah! Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, Happy Mother's Day po! Sabi nga po sa Psalms 146 verse 1 to 2, Praise the Lord! Amen! Praise the Lord, O my soul! I will praise the Lord as long as I live. I will sing praises to my God while I have my being. Napakasarap magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Sabi nga din sa binasa natin, di ba? I will praise the Lord as long as I live. I will sing praises to my God while I have my being. Dahil mga kapatid, tayo ay nabubuhay ng dahil sa Panginoon at para lamang sa Panginoon. Hallelujah! Amen. Only God deserves all glory. Only God deserves all praises and adoration. Amen? So let us all stand to give praises and adoration to our Lord. Hallelujah.
Hallelujah. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is our Lord, to the glory of God the Father. The name of Jesus, our Father, is beautiful. Amen. Wonderful and powerful. He is our Redeemer, our loving God, that save us from the wrath of God, that save us from the death. Jesus is the name above all names, a King which nothing can stand against. Amen. The name of Jesus encompasses more than we can think.
we can imagine. More beauty, more wonder, more power. He is the wonder of salvation. Hallelujah. Let us continue to worship our Lord. Amen. Chapter 2, verse 8 to 10. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand. That we should walk in them. Let us continue to worship our Lord. Hallelujah.
is our song. This is my praise song. Lord, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my you, O Lord God. We honor and glorify your name, Panginoon. We praise your holy name. We adore you, O Lord. Your power is unmatched and absolute, Panginoon. All your works shall give thanks to you, O Lord God. To you, O Lord, be all the highest praises and glory, Panginoon. In Jesus' name we pray, amen. Amen. Gaya nga po ng sabi sa ating inawit kanina, surely we will overcome lahat ng trials, lahat ng problema sa ating buhay by the blood of the Lamb. Amen. At mga kapatid, dati na pong tawagin ang ating scripture reader for today, si Sister Madeline Lozano. Susundan po ito ng Word of God ng ating buting pastor. Hello. Okay, let us open our Bible to the book of Proverbs, verse 31. Okay. The words of King Lemuel, the prophecy that his mother taught him. What, my son, and what the son of my womb, and what the son of my vows? Give not thy strength unto women, nor thy ways to that which destroyeth kings. It is not for kings, O Lemuel, it is not for kings to drink wine, nor for princes strong drink. Lest they drink and forget the law, and the pervert the judgment of any of the afflicted. Verse 6, give strong drink unto him that is ready to perish, and wine unto those that be of heavy hearts. Let him drink and forget his poverty and remember his misery no more. Open thy womb, thy mouth, for the dumb in the cause of all such as are appointed to destruction. Open thy mouth, judge righteously, and plead the cause of the poor and needy. Who can give a victorious woman? For her price is far above rubies. The heart of her husband that safely trusts in her, so that he shall have no need of spoil. She will do him good and not evil all the days of her life. She seeketh wool and flax and worketh willingly with her hands. She is like the merchant's ships. She bringeth her food from afar. She riseth also while it is yet night, and giveth meat to her household, and a portion to her maidens. She considereth a field, and buyeth it with the fruit of her hands, and she planteth a vineyard. She girdeth her loins with strength and strengthened her arms. She perceived that her merchandise is good, her candle goeth not out by night. She layeth her hands to the spindle, and her hands hold the distaff. She stretcheth out her hand to the poor, yes, she reacheth for her hand to the needy. She is not afraid of the snow for her household, for all her household are clothed with scarlet.
Verse 22, she maketh herself coverings of tapestry. Her clothing is silk and purple. Her husband is known in the gates when he seated among the elders of the land. She maketh fine linen and sealeth it, and delivereth girdles unto the merchant. Strength and honor are her clothing, and she shall rejoice in time to come. She opened her mouth with wisdom, and in her tongue is the law of kindness. She looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness. Her children arise up and call her blessed, her husband also, and he praiseth her. Many daughters have done virtuously, but thou excellent them all. Favor is deceitful and beauty is vain, but a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Give her of the fruit of her hands, and let her own works praise her in the gates. This is the word of the God. Happy Mother's Day po. Pero yung mga apologetics tumututol eh. Kasi sabi nila, hindi raw Mother's Day ngayon, it's the Lord's Day. Okay, so, ang Mother's Day, ano naman talaga siya, no? Kailan lang siya na nag-start. Ang maganda rin ang values ng Mother's Day kasi nagkakaroon tayo ng time, no, to reflect. Kung ang mundo nga, ang fallen world, at sineselebrate nila ang Mother's Day dahil nakikita nila yung significant roles ng mga mother, how much more sa atin ng mga Kristiyano. Tayo kasi, iba, malaki ang difference ng secular mother or secular wife sa biblical mother or sa godly mothers. Okay? So ngayon, ang mundo, paano nila nire-raise, no? Yung mga nanay sa mundo, paano nila nire-raise yung kailang mga anak? Of course, sa traditions, kung ano yung custom ng mundong ito. So, doon lang sila umiikot kung paano na nire-raise yung family. Pero tayo as Christian, iba eh, no? Ang ating goal ay meron tayong pamantayan. Si God ang sentro doon sa pamilya na ating binubuo. Okay? So, ang mga godly mothers ay kingdom-oriented. Ibig sabihin, nakikita natin na ang family ay siya yung pinaka-basic unit ng kingdom of God. Doon nag-i-start ang paghahari ng Diyos sa loob ng tahanan. So, nakita nyo ang laki ng pagkakaiba ng mundo at ng mga Christian mothers. Malaki. Okay, so kayo ay mayroong kayo, iba ang worldview ninyo kaysa sa kanila. Okay, so ngayon, ito yung ating pag-uusapan ngayon. Kasi tayo, govern tayo ng law ng Panginoon. Kasi nga, kingdom-driven tayo eh, no? Govern tayo ng law ng Panginoon. At ang law ng Panginoon, ito yung pinaka-principle ng ating family life. So meron tayong pamantayan na sinusunod. Paano mag-act ang father, ang mother, as well as yung mga children. Okay, so basic sa atin na mga Christian ay yung training ng ating mga anak. Sa mundo, hindi ganito eh. Walang training. Basta, paano ba nila pinapalaking anak nila? So, i-provide lahat ng pangailangan. Pag-aralin nila. Okay? So, suportahan nila kung ano yung pangangailangan nila, kung ano yung gadget nila. So, ganun lang ang mga secular mothers. Entirely, wala silang knowledge about the law of God. Na kung ano yung nire-require
ng Panginoon sa pagpapalaki ng mga bata. Kung alam niyo ba yung poultry? 'Di ba? Ang mga yung mga piggery, poultry. Ang ginagawa lang ng ano diyan, binibigyan lang ng pagkain. Hindi kasama ang morality. Sa atin, importante ang morality. Importante na maituro ng magulang sa mga anak kung ano yung biblical morality. Okay, basic sa atin yon. So, in a very short idea, tayo ay hindi lang tayo nagluluwal ng anak, tayo ay nagtitrain ng mga bata. Tinitrain natin sila kung saan sila dapat lumakad. Sa mundong ito kasi meron siyang sariling daan. Nakita niyo naman yung mga kabataan sa labas. 'Di ba? Kung bakit ganito kagulo ang ating lipunan? Kasi wala yung pamantayan. Wala yung law ng Panginoon sa puso ng mga kabataan. Ang dami ng mga kabataan, napaka-foolish eh. Meron pa nga ako nakita sa YouTube. Pasikat. Alam mo, ordinary yun sa mga kabataan na yung pasikat. Nagmotor ba naman siya, kasama yung mga barkada niya? Siyempre, yung nakahiga siyang ganun habang nagmumotor. Hindi niya nakikita, nakahiga siyang ganun. Siyempre, konting galaw lang nun, babangga siya eh. Eh, tumama siya doon sa isang booth, sa may poste. Eh di, yung kasama niya naman na nagbibidyo sa kanya, tiyatawanan lang siya. Di ko na nakita kung ano nangyari sa kanya. Siyempre, may damage done. Ganyan ang foolishness sa mga kabataan. Meron din ako nakita na foolishness ng kabataan. Katuwaan kasi, di mga binatilyo, siguro mga high school, yung isang kasama nila, pinaikot nila ng pinaikot. Siguro, 10 times na pinaikot, sabay tulak, sabay swimming pool. Eh, mahaba yung swimming pool. O, hindi na nila makita. Kung saan, siyempre, lito yun eh, yung disoriented siya. Kung saan na siya nagpipiglas. Wala na, ilang minuto na, hindi pa lumulutang yung tapos nakat na yung video. Tarantang-taranta yung mga barkada niya. That is foolishness. Common yan sa mga kabataan at marami pang iba na dahil sa sobrang pasikat, ayan, kasi wala ang law ng Diyos sa kanila. They don't know the value of life, the value of the family. Sa atin, basic yan. Kasi we are kingdom-driven family. Okay, so, alam natin hindi madali ang pagpapalaki ng anak. Maaaring nung bata pa siya, napapasunod mo yan, pero habang lumalaki yan, dadaan yan sa influence ng environment. At masishake yung stand ng bata, pero eventually, pag medyo nalagpasan niya na yung, alam mo, yung itong high school life kasi turmoil yan eh sa buhay ng kabataan. Pag nalagpasan niya yan, pagdating niya ng college, medyo nagtitinol na uli yan. Bumabalik na uli siya sa kanyang senses. At nakita ko rin yun sa mga anak ko. Okay, so, kaya nga mahalaga yung meron kang naitanim. Kung wala kang tinanim, huwag kang mag-expect na may anihin ka sa anak mo. Hindi po ba? Basic yun eh. Hindi mo po pwedeng sabihin sa anak mo, ikaw, hindi ka dapat na nigrilyo. Naalala ko kasi yung, hindi ko makalimutan yung isang kasama ko sa trabaho. Nung ako yung nagtatrabaho pa sa Pilaco, nakatira kami sa Laguna, meron kaming service bus. Kapitbahay lang namin siya. Minsan nakatabi ko siya na, oh, kumusta na yung mga anak mo? Ang comment niya ba naman sa akin eh, kung po pwede lang pumatay ng mga anak, papatayin ko yung mga anak. Simula kakagulat, di ba? Anak mo, patayin mo. Bakit naman ganun? Yung pala, sabi niya, yung mga anak niya, kasi nag-growing up eh, mga binatilyo, nag-iinom na, may mga bisyo na, po, nagsusugal na. Eh, napatingin ako sa kanya, ganun-ganun siya. Iyon siya eh. Di ba? So, yung anak niya, kung ano yung values na nakita sa kanya, ginaya lang ng anak niya. At yung tatay, nagagalit siya. Ang tanong doon, anong karapatan mong magalit? Eh, yun yung values na pinakita mo sa anak mo. Hindi po ba? Kaya mahalaga yung training. So, ngayon, pag-usapan po natin, kasi
meron tayong tinatawag as Christian. Dahil nga si God ang sentro sa atin, we are governed by the laws of God. Si Jesus ang Panginoon sa ating tahanan. So tayo ay merong tinatawag na covenantal duty kay God. At basic yon sa ating lahat na dapat alam natin yung ating duty, kung papaano mo siya ititrain. Dito sa may, kay Abraham pa lamang, which is the father of faith, ay ibinigay na ng Panginoon kung ano ang direction na nais ng Diyos sa pagpapalaki ng mga anak. Sabi ng Panginoon kay Abraham, "For I have chosen him so that he may command his children and his household after him to keep the way of the Lord." So, iyon yung instruction ng Diyos sa mga magulang, sa mga Christian parents, kung papaano niya palalakihin ang mga anak niya. Iko-command niya. He will exercise his authority, his godly authority, for what purpose? Para i-bring up yung anak niya sa justice and righteousness of God. And that is the way of God. Doon natin sila ititrain, mga kapatid. Amen po ba? So, yung ilang mga parents sa atin, siyempre, nakilala nyo ang Panginoon, ano na eh, kumbaga sa ano, malalaki na yung mga anak ninyo, matitigas ng mga ulo, di ba? May mga kanya-kanya ng buhay. Kaya ang pinakamagandang training talaga ay yung as early as yung ano pa lamang siya, toddler pa lang siya, masubaybayan mo siya. Para nang sa ganun, paglaki niya, hindi rin sasakit ang ulo mo. Ikaw rin naman ang problema niyan eh. Pag lumaki yung anak mo na ungodly, pag lumaki yung anak mo na maraming sungay, ikaw din. Pati ikaw, susuwagin ka niyan. Okay? Kaya mahalaga yung training. Ano yung particular na ituturo mo sa anak mo na susubaybayan mo habang lumalaki siya? Yung justice and righteousness of God. That is the way of God. Pag nakikita mo yung anak mo, ngayon, malaki na siya, may asawa na siya, at hindi niya yung nilalakaran, don't give up. Ang magulang laging nagpapayo yan. Huwag niyong isusurrender ang inyong bandila kapag ang anak ninyo matigas ang ulo. Lalo na po yung mga anak na talagang malalaki na. May kanya-kanya ng diskarte sa buhay. Hindi po ba totoo yun? Pag ang anak mo malaki na, lalo na siguro kung ang anak mo presidente na, general, congressman na, senador na, kayang pabampayuhan yan, huwag pa rin kayong titigil. Pag mali ang ginagawa niya, still, magsalita pa rin kayo. Kasi duty natin yan. Lifetime duty ng isang Christian parent yan. Okay? So that, sabi ng Panginoon, ito yung promise, so that the Lord may bring upon Abraham what he has spoken about him. So, ibig sabihin, kapag ginampanan ng magulang ang kanyang mga basic role sa kanilang mga anak, si God naman, ipo-fulfill niya yung promise niya. So, ibig sabihin, kung gusto niyong pagpalain ng Diyos ang inyong mga anak, magtrabaho tayo. Amen? Gustong-gusto nating ano, di ba, we want, gusto natin ang blessing eh, ng Diyos. Pero ang blessing ay dumarating siya with a cost. Meron tayong part na gagampanan sa buhay na ito. At tayo dapat as parents, tayo ay oriented sa fear of God. Okay. So ngayon, ito yung ating pag-uusapan ngayon. So dahil nga sa Mother's Day ngayon, ito yung magandang venue para tutukan natin. Ano nga ba talaga ang role, fundamental role ng mga asawa o nanay? Kasi meron namang iba, asawa lang, wala siyang anak. Okay, hindi siya nabiyayaan ng anak. So, parehas yun na meron tayong tinatawag na covenantal duty. Meron tayong role na ginagampanan as Christian, as God-fearing people of God. Okay. So, i-define muna natin.
ang mga terminology na ginagamit natin. Kasi sa panahon ngayon, punong-puno na ng confusion ang mundo. Hindi mo na alam kung sino ang lalaki, ang babae, sino ang nanay, sino ba ang tatay. Lito na. Okay, so i-define muna natin. Una, pag sinabing wife, ay ito ay covenanted partner ng asawa. Ibig sabihin, sila ay kinasal sa harapan ng Diyos. Kasi ngayon po, pwede ng asawa yung ano eh, nagsama na lang yung live-in partner. Mag-asawa na yun ngayon. Kay God ba? Sanction ba ni God yun? So, i-define muna natin yung basic term. Kay God, pag sinabing asawa, ito ay legal wife. Covenantal wife. Kayo ay nagsumpaan sa harapan ng Diyos, hindi lamang sa harapan ni Judge. Kaya minsan, alam mo, pag nagkakasal ako, lagi kong nilalagay yung excerpt na yun eh. Huwag niyong akalain na ang kasal is for legal purposes only. Sinasabi ko po yan eh. Ang kasal ay basic yan sa mag-asawa na nagmamahalan at nagsumpaan sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Dinidefine ko lang po kung ano yung terms ng Bible, ha? Kaya nga ang wife is a covenanted partner ng asawa. May tumututol po ba dito? Wala. Then let's proceed. Ano naman ang mother? A mother is a person who is given the responsibility of raising children. Maaring biological children mo or maaring adopted children mo. But you take the responsibility to raise up that child. Okay? At ang pag-aalaga sa mga bata ay kinikilala mo na ang Diyos ang pinagmumula ng lahat ng ito. Kasi gaya nga ng sabi ng Proverbs, no? Ang bata ay regalo ng Diyos. Siya ang pinagmulan. At siya din ang may kapangyarihan sa buhay at kinabukasan ng bata. So yung magulang, yung nanay, pinapalaki niya yung anak, yung kanyang anak, hindi lamang sa lakas niya o sa sarili niyang dunong. Kinikilala niya ang Diyos na pinagmulan at siya yung nakapangyayari sa future ng bata. So yung magulang, yung nanay ay in partnership sa Diyos para alagaan yung bata. Gagampanan niya lang yung kanyang tungkulin, pero ang Diyos, siya talaga ang future ng bata. Siya ang magsusustain sa bata. Amen po ba? Ganun nyo ba nakikita ang inyong mga sarili, mga nanay? Or baka naman akala nyo, property nyo yung anak ninyo. O baka naman nakikita nyo na kayo lang ang pag-asa ng inyong mga anak. Kaya minsan merong tinatawag na ano eh, yung maternal cult. Maternal cult, kulto. Na sobra yung pagmamahal ng magulang sa anak at sobra yung pagmamahal ng anak sa magulang na parang siya na yung Diyos. So ilagay pa rin natin yung distinction mga magulang, mga nanay. Na si God pa rin ang owner ng lahat ng bagay for He is the creator of all things. Ibalik natin sa ganong definition. Okay? At ang pag-aalaga sa bata ay covenantal yan. Sa harapan ng Diyos. You take the responsibility before God na alagaan mo ang batang ito ng buong pagkatakot sa Diyos. And you will exercise your authority. At yung authority na yun, alam mo na hindi yun innate sa iyo. Ibig sabihin, hindi ito nang galing sa iyo. Ang authority natin na ginagamit sa family ay God-given. Everything within the family is God-given. Malinaw po ba? So, yung nanay sa mundo, they don't know that. Akala nila sila na yung absolute na authority, absolute owner, sila na yung future at buhay ng bata. No. Sa atin, sa inyo na mga nanay, magkaiba. Kasi si God ang sentro. Amen po ba? Ganun po ba ang inyong tingin sa inyong pagiging nanay? Medyo ako'y natatakot, kinakabahan ako eh. Pag kayo'y tumatahimik.
So kung hindi man ganun sa ngayon, so ituwid natin. Amen po ba? Ituwid natin. Kasi ilagay natin sa biblical perspective kasi kayo ay biblical mothers. Covenantal mothers kayo. Iba kayo sa mundo. Kaya nga ang Kristiyano is unique. Sabihin nyo nga ninyo, unique. Ano po ba ibig sabihin ng unique? Kakaiba. Peculiar. Ibig sabihin, iba kayo for the rest of mothers. Amen po ba? Kasi govern, si God ang sentro sa inyo eh. Amen. Kaya nga maganda ang Mother's Day para i-remind tayo sa mga basic terms na ito. Okay. So next. So, the wife and the mother are gender-specific term. Ibig sabihin, kapag tinawag mong asawa, babae yan. Pag tinawag mong nanay, babae yan. Kasi pag sinabi mong mag-asawa, lalaki sa lalaki, babae sa babae, sino ang nanay doon? Sino asawa doon? Iyan yung mga confusion sa panahon ngayon. Kailangan maging clear ito sa atin na pag tinawag mong asawa mo, kabiyak ng puso mo, ano bang Tagalog ng babae na asawa? Asawang babae? Kasi walang tayong specific term, ano? Hindi katulad sa English, mayroong wife, may husband sa atin, asawang babae, asawang lalaki. So pag sinabi mong asawang babae, so we are referring to the gender na female siya. Kasi ngayon, alam nyo ba ngayon, ang direction ng mundo natin ngayon, ganito. Yung bata pag pinanganak, so titignan nila yung ari. Ah, mayroon siyang male ito. Wala siyang ganito, female ito. Lalagay sa may birth certificate. Pero dahil nga sa kalituhan ngayon, sanctioned by the government, pag lumaki na yung bata, may karapatan siyang mamili kung anong gender niya. Ay, hindi ako lalaki. Babae ako. So, hindi na ino-honor talaga ngayon yung gender. That is the confusion ngayon na sanctioned by the government. At iyan yung mga nilalabanan natin. Kaya natin ito dine-define ng maigi kasi ito ay biblical. Okay? They are gender-specific term. Kaya nga, they are roles assigned to women. Likewise, the term daughter and sister. Minsan yung mga bading, tawag nila sana, sister! Hindi po ganun yun. Ang sister ay term sa kapatid na babae. Pag sinabi mong daughter, anak mo na babae. Nagkakalinawan ba tayo dito? Baka sabihin nyo, Pastor, masyado ka namang ano? Masyado ka namang basic? Eh, kailangan natin i-define ito. Nasa panahon na tayo ng kalituhan. We must interpret the world. We must interpret the family in terms sa role na binigay ng ating Creator. Babalikan mo talaga ang Bible. Amen po ba? Kung paano dinefine ng Bible ang tao, ganun din natin ititreat ang tao. Amen po ba? Kaya ako ayoko tawagin yung tao sa ano niya, sa palayaw niya. Kasi minsan, alam nyo ba, gaano ka-importante sa inyo ang pangalan ng tao? Ang pangalan ba ng tao ay nagbe-bear ng honor? Yes! Nakakabit dyan ng honor, yung integrity ng pangalan mo. Ngayon, kunyari ako, bansagan ko yung isang taong ito, isang kabataan ng kalokohan na bansag. Ang pangit. Alam naman ninyo, maraming ganyan ano sa paligid natin. Hindi na ako magme-mention. Ang dami. Pero kasama doon yung pang-insulto sa pagkatao nun eh. Yung bansag. Kaya mas maganda, tawagin mo ang tao sa kanyang origin, sa kanyang birth name kasi yung pangalan na yun, binigay yun ng mga magulang eh. Pinag-isipan yun eh. Out of ng pagmamahalan eh. Natawa asawa ko.
Di ba? Bunga yun ng pagmamahalan. Talagang pinag-isipan nila matagal bago nila binigay yung pangalan na yun sa anak. Okay. Talagang ninyo lang po, Sister Iya, bakit siya tumatawa? Okay, family. How do we define family? Family is defined as the primary institution and social group, both in terms of creation and in terms of priority within which mankind is to operate. Ibig sabihin, intindihin natin ang family sa biblical terms. Okay? Kasi ang family is the basic unit ng kingdom of God. Ang terminology kasi ngayon, the family is the basic unit of society. Yes, tama yan. Pero short-sighted yan. Family, as far as the Bible is concerned, is the basic unit of the kingdom of God. Kasi dyan nag-start ang family, ang kingdom of God. Amen po ba? Pag mayroong pamilya at hindi mo nakikita si God na sentro o hindi mo nakikita yung kahalagahan ng paghahari ng Diyos sa pamilya, then yung family mo ay walang pinag-iba sa mundo na parang tumubo na parang kabuti. Walang objective, walang purpose. Kaya natin ito dinidefine so that we can find meaning. Kasi ang meaning ng lahat ng bagay ay makikita lang natin doon sa ating Creator. Kasi He is the giver of life, He is the definer of all things, at sa Kanya nagmumula ang meaning ng buhay. Pag tayo ay nag-depart sa biblical perspective, nawawala ang meaning. Kaya nga kita mo ang tao ngayon, dinidefine na nila ang tao nang galing sa algae o sa bacteria, sa istang slime, nang galing ang tao sa unggoy. What does it mean? Nawawala yung dignity ng tao sapagkat ang tao ayon sa Biblia ay ginawa niya na may dignity. Kasi he was created in the image of God. At iyon ang dignity ng tao. Pero pag tinignan mo sa ibang aspeto, hindi si God ang meaning ng definition ng tao, ang mangyayari niyan, magiging ang value is parang walang kabuluhan. Parang nung panahon ni Hitler. Di ba nung panahon ni Hitler? Kasi nga si Hitler is isa sa mga advocate ng evolution. Nakita niyo pa paano niya i-treat ang human lives. Ine-experiment, iba't ibang klaseng eksperimento, yung pagpatay niya. Wala kasing value ang life eh. Sa terms ng evolution. Kasi nag-evolve ka lang dyan, para ka lang part ng stardust, ng pumutok na Big Bang nila dyan. Walang significance ang life. Pero sa atin, in biblical terms, may meaning ang life. Kaya we have to understand the family in the context of the Bible. Pag sinabing parents, mga kapatid, ito ay mother and father. Malinaw po ba? Hindi po father and father. Ako ay may kakilala kaming ganyan eh. Babae siya. Hindi namin alam na tomboy pala siya noon. So ngayon, meron na siyang kinakasama na babae. Nag-ampon sila ng bata. Ngayong bata ngayon, malaki na eh. Sa tingin niyo, walang confusion sa bata, sa pagdating sa gender? Sino ang tatay niya sa dalawa? Sino ang nanay niya sa dalawa? Confusion yun eh. Amen po ba? So tayo ay tinawag ng Panginoon para tayo ay makabalik sa reality. At kung gusto niyo makabalik sa reality, consider the Bible. Kasi the Bible is the testimony of God about what is real. So outside God, outside the Bible is fantasy. Okay? So the parents are father and mother, not father and mother, or mother and mother. So pag sinabing father and mother, they are gender-specific terms na dinefine ni God para sa ikaliligaya ng ating buhay. Amen? Kasi pag hindi natin to dinefine ng maayos, dahil sa kayo, lalo na kayo mga kabataan, ay bombarded ng media
Nakikita ninyo yung nangyayari sa lipunan na parang accepted na yung mga ganitong mga bagay, baka akalain yung ganun nga yun. Wrong. Hindi po ganun yun. We have to go back to the basic principles of the Bible. Okay? At ang father and mother ay governed ng tinatawag na creation order. Merong batas na nag-govern para sa tatay at meron ding batas na nag-govern para sa nanay so that we cannot abuse our authority at matuto tayong matakot sa Diyos. Amen? Tignan ninyo ngayon yung mga ungodly. Paano na in-exercise yung kanilang authority within the family? Nandoon yung iba, tyrant, yung iba, irresponsible, iba't ibang klaseng version. That why? Kasi they abandon the law of God. Ngayon, ito, pinag-uusapan natin ito sa ikariligayan ng ating mga anak. Sa kaka-establish ng kanilang future. Kasi yun ang sabi ng Panginoon. Dapat maituro natin sa ating mga anak yung justice and righteousness so that God may fulfill all His promises to their children. Amen po ba? Gusto niyo bang pagpalain ng Diyos ang inyong mga anak? O lumagay kayo sa context ng Biblia? Huwag niyong gagayahin ang mundo. Ang mundo, accepted na yan sa panahon natin ngayon. Naging normal na yung abnormal. Tatandaan ninyo, ang homosexuality is abnormality. For sin is malfunction to the normal function of man. Uulitin ko po, ang kasalanan ay malfunction to the normal function of man. Isipin mo, ginawa ka ni God na lalaki, and then tatawagin mo yung sarili mo na babae. Ibig mo sabihin, nagkamali si God? Lalaki ka at dapat kang mag-act na lalaki. And then kung magsalita ka, kung manamit ka, mas masahol ka pa sa babae. Masyadong colorful ang mga damit mo. Masyadong maburloloy ang iyong mga, di ba ganun ang mga homosexuals? Nasobrahan. Over. Okay. So, how about sexuality? Ayan. In biblical context, how do you define yung sexualidad natin? Ang lalaki ay meron siyang sexualidad, ang babae may sexualidad siya. Okay. So, tatandaan po natin yung ating sexuality is not the product of blind evolution. Hindi lang ito nag-evolve from primitive, parang accidental lang na ganito, nag-evolve ang ano ng tao, ang gender as well as yung kanyang sexual behavior. Hindi po ganun yon. Right from the very beginning, dinefine ni God what is male and what is female and their sexuality. Sapagkat ito ay govern ng kanyang holy purposes for multiplication. Amen pa ba? Nakita nyo sa Genesis chapter 1. Si God ang nagbigay, si God ang gumawa ng lalaki at babae at binigyan niya sila ng sexualidad at binigyan sila ng ability na mag-multiply. Ngayon, kung ang lalaki sa lalaki, mag-multiply ba yan? Ang babae sa babae, mag-multiply ba yan? That is wrong, that is malfunction. Okay? The facts of maleness and femaleness are basic to the creation mandate and constitute of God's purpose for mankind. Kasi mayroong purpose si God kung bakit man tayo binigyan ng reproductive, yung babae ng reproductive system, yung ganun din sa lalaki, bakit binigyan tayo ng ability ni God na mag-multiply. May purpose si God sa lahat ng kanyang creation. We are not product of evolution. Amen po ba? Okay. So, any attempts ng mga tao, gaano man siya katalino, scientist man siya, philosophers man siya, thinker man siya, any attempt to deny
the validity of biblical sexual regulations kasi ang sex, as far as the Bible is concerned, galing ito kay God. Yung desires natin, galing yan kay God. Walang masama dyan. Pero iyan ay regulated ng Diyos. Amen pa ba? Kaya nga, bago ka pumasok sa sexual intercourse, may kasal muna. Para ito ay sanction ng Diyos. Nasa scope kayo ng paghahari ng Diyos. At yung sexualidad natin is regulated by the laws of God. Kaya nga hindi ka po pwedeng kung kani-kanino ka na lamang makipag-sex. Hindi ka po pwedeng makipag-sex sa hayop. Pinagbabawal yan ng Diyos. Hindi po pwedeng mag-sex yung binata sa dalaga. That is fornication. Ang sex na accepted lang ng Diyos, yung normal sa mata ng Panginoon, ay yung dumaan sa proseso ng kasal. Kaya nga ang tawag dyan is covenantal. You enter into the covenant in the presence of God. Amen pa ba? Linawin natin ito, mga kapatid. Because in our days, so much confusions ang nagtalagang laganap na. Parang normal na lang ang pakikiapid sa panahon ngayon. No, that is abnormality. That is unacceptable kahit na anong henerasyon ang lumipas. Kaya nga, isa sa mga gift ng Holy Spirit ay yung pagpipigil sa sarili. Kailangan nating mamatay sa sinful desires. Amen. The only allowed na sexual relation ay yung within marital covenant. Amen po ba? Amen po ba? Galit na po ba kayo sa akin? Amen. We have to define these things. Okay? Anybody who attempt to deny the validity of biblical sexual regulations, to read homosexuality as an expression of primitive development, kunyari, naalala ko yung statement ni Boy Abunda, paano kung ba express ang love kung hindi ako makipagtalik sa lalaki? Oh, ibig mo sabihin, may definition kang sarili kang definition ng love. Si God lang, wala nang ibang definition ng love kundi si God. For God is love. Yung sinasabi mong love na makipagtalik ka sa same sex is not love. That is perversion. We have to distinguish what is perversion and what is true love. Si God ang nag-define ng love. Ang love can be expressed by opposite sex within the marriage bound. Amen po ba? Yun lang ang love. Any other love outside marital is forbidden by God. Amen. Or to deny the psychological differences between man and woman, dinideny natin na meron talagang distinction babae sa lalaki. Meron talaga. Ngayon, lalo na ngayon, feminism na umiiral ngayon, mag-ingat kayo dyan ha. Baka tangkilikin ninyo yung doktrina ng mga feminism. Minsan ituturo yan ni Kuya Jerry, yung about feminism. Kuya Jerry, schedule na kita. Pinag-uusapan kasi namin yung mga topic na yan. Yan yung umiiral ngayon. Isa yan sa mga kailangan makita natin kung ano yung mga saan na, ano nang kinahulugan ng mga kababaihan sa panahon ngayon. Okay. The psychological difference between man and woman and thus morally as well as psychologically wrong. Unang-una, it is morally wrong as well as psychologically wrong. Okay? Ngayon, punta na tayo sa calling ng lalaki. Kasi bago natin maintindihan yung calling ng babae, first we have to understand the calling of man. Kasi unang ginawa ng Diyos ang lalaki. Amen? Nag-exist pa ang lalaki for quite some time bago ginawa si babae. Hindi sila simultaneous na ginawa.
Amen po ba? So, basically, ang lalaki, ito, para sa mga lalaki, mga tatay, malapit na ang Father's Day, doon tayo magtatalaki niyan ng tungkol sa ating mga role. Pero ngayon, yung mga ating mga kabataan, mga kalalakihan, yan, ano, ang basic na role ng lalaki ay yung development ng Kingdom of God. Iyan ang ating basic role. Yung nung si Adam ay ginawa ng Panginoon, ang kanyang basic role is to develop the world into the Kingdom of God. Iyan ang kanyang basic role. Secondary role niya, yung binigyan siya ng, alam niyo tayo, ang lalaki, ano tayo, meron tayong nature ng lalaki yung mag-take dominion. Basic yan sa lalaki. Kaya nga, very strong ang personality ng lalaki in terms of strength, in terms of knowledge, in terms of potentialities, iba ang lalaki. Why? Kasi ginawa siya ni God sa ganong ano eh, sa ganong paraan. Kasi siya yung magte-take dominion at kasama niya si babae sa purpose na yon. Okay? So magte-take talaga ng ang dominion ang lalaki. Ibig sabihin ng taking dominion, we will subdue the earth. Yan ang tagubilin niya kay Adam. Subdue the earth, rule sa lahat ng creation ng Diyos. Yun ang nature natin. Isasubdue natin ang lahat ng bagay under God, sa ilalim ng paghahari ng Panginoon. Okay? Basic yan. Kaya nga ang tao, tignan niyo ang fallen world. Dahil nawala na si God sa eksena, andun pa rin yung kanyang dominion eh. Kailang andun ang evil. Pag nagtitake dominion siya sa mga areas ng mga responsibility, sa areas ng profession, sa areas ng mga potentialities, andun yung evil. Kaya nga tayo sa redemption natin, ibinabalik tayo doon sa ganung konsepto. Babalikan uli natin kung ano yung original mandate ng Diyos sa isang lalaki. We are created to take dominion on this earth under God. Huwag niyong aalisin yung word na yon, under God. Okay, ibig sabihin ng dominion, we will subdue the earth for God, establishing the kingdom of God. Yan yung basic ano natin, premise. And secondarily, ang purpose ng ating godly dominion ay yung development ng lalaki. The development of man and the earth by means of work in order to strengthen, prosper, and heighten man's life and service under God. Hindi nyo napansin, kakaiba talaga ang katangian ng lalaki. Bagamat ang babae, meron din siyang salient katangian. And we don't need to compete to one another. Ang feminism is competition sa lalaki. Okay? Minsan pag-uusapan natin what is feminism. Pero for now, ginawa tayo ni God, ang lalaki at babae, meron siyang separate na mga functions na gagampanan sa ilalim ng paghahari ng Diyos. We don't need competitions. Okay? Gaya na nangyayari ngayon, nagko-compete si husband and si wife. Amen. Okay. So ngayon, tayo ay binigyan ni God ng kakaibang katangian para i-develop mismo yung ating pagkatao at ang mundong ito. And as we exercise, through work and dominion, further life, and the potentialities of life. Totoo naman yun eh. Unang-una, pag ikaw, alam mo ba ang tao, by nature, he is hardworking man. Kita nyo yung, kaya nga may strength yan eh. Tignan yung humawak ng martilyo ang lalaki at babae. Pag-aralan lang, panoodin nyo pa paano mag-martilyo ang lalaki at babae. Kunyari si Brother Rodel at si Ate Che, panoodin pa paano mag-martilyo. Iba talaga ang lalaki pag humawak ng martilyo. Okay? Pero pagdating sa ibang mga terms sa may bahay, kunyari, pag-aasika sa kusina, sa mga curtains, sa beautification ng bahay, sa pagtitend sa family, iba ang babae.
iba yung katangian niya. Talagang ang ganda, no, kung makikita natin yung ating mga sarili na nagko-compliment. Yung pagkakaiba na to ay nagko-compliment for the purpose ng developing yung ating household for the kingdom of God. It complements. Okay? Nade-develop natin, unang-una yung buhay natin lumalawig kasi katrabaho ka. Pag hindi ka katrabaho, magkakasakit ka. And then pangalawa, yung the more you work, the more you discover yung mga potentialities natin, mas lalo na de-develop. Hindi po ba? Naalala ko kasi noon, ako kasi nagkaroon na, binigyan ako ni God ng curiosity sa mga bagay-bagay, magkumpuni. Nag-start ako sa mga electrical works, sa mga painting works, carpentry, sa welding, iba't ibang mga ano ng mga work ng lalaki, sa drawing, na ano, habang ine-explore ko na-develop din yung mga potentialities ko, kikita ko rin. Pinag-aralan kong manahe, istibis ako eh, sa madaling salita. Kaya nga sa may bahay, makita nyo, ang dami kong tools, kung ano mga gamit ko doon. Minsan hindi ko nang alam kung saan yung tools ko pag hinahanap ko. Kasi nagkaroon ako ng passion sa mga ganun mga bagay. Magtrabaho. I-develop yung potentialities. Kung ano mga pinag-aralan ko, nag-aralan ko ng silkscreen printing, nag-aralan ko kung ano, nakikita ko ano, kasi passion ko yon. So, yun ay isa lamang sa patunay na ang potentialities natin ay patuloy na nade-develop. Minsan, naging plantito rin ako. Di ba? Alam nyo ba yung, di ba, yung sa mga, yung mga wall, yung mga design ng concrete, nag-design-design sa ano, ginawa ko rin yun eh, design-design ng mga walls, mga concrete walls. Okay. So, based on that, pag naintindihan nyo ang calling ng lalaki, maintindihan nyo ngayon ang calling ng babae. Kasi ang babae, basically, ay ginawa ng Diyos subsequently as helpmeet. Hindi po bilang isang parang, kasi ngayon, minsan ang babae, kung titignan mo, no, dahil nawala na yung purpose ni God, parang ang babae, na-reduce na lang siya into, ano eh, para bang unpaid, minsan nga, housewife. Di ba? Parang gano'n. Parang katulong na lang litaw ng babae minsan sa ngayon. Hindi gano'n yun. Hindi ginawa ni God na gano'n ng babae. Helpmeet siya. Katuwang siya ni God ng lalaki sa purpose ng pagbibuild ng kingdom of God sa beginning with the household. Ang babae is a woman of authority. Amen. Hindi siya pang display lang. Hindi siya yung, uy, ang ganda ng asawa ko, pang display ko lang sa public. Ganyan, nung, alam mo, nung time ng Renaissance period, ganyan, ang babae pang display. Nakita niyo mga Victorian na mga babae? Grabe, napaka-elaborated nung kailang mga fashion. Yung kailang mga hair, yung mga attire nila. Yung Victorian woman, ganon. Pa-ornamental ang babae. Hindi ganon ang babae. Hindi lang siya pang-ornament. Ang babae ay nagpa-function siya as nagpa-function siya in building up the kingdom of God. Okay? Kailangan habang binigyan ni God ang lalaki ng role na mag-function sa society, ang babae naman nakasuporta siya doon kasi most of the time ang lalaki nagtatrabaho, yung sa normal condition ng buhay, ha, hindi po ba ang normal condition ng buhay, ang lalaki ng katrabaho, ang babae ang naiiwan sa may bahay. That is the normal condition ng family life. Pero ngayon kasi hindi na ganon. Both husband and wife ang katrabaho na. Kasi ang naging motivation na natin ngayon is to earn money. Pero basic, ang pag-usapan natin yung normal condition ng isang family life. Na si lalaki ang inatasan ni God na maghanap buhay kasi siya yung may strength, mga potentialities na kakaiba, siya yung inatasan ng Panginoon to take dominion at yung babae ang katuwang niya sa purpose na yon. Wala si lalaki sa may bahay, di ba? Si babae ang nandoon. So, mas malaki ang time ni babae para i-educate yung kanyang anak. Yan ang basic responsibility ng mother. Evangelism ng kanyang sariling household.
Of course, with the supervision of the man. Kasi ang lalaki, ang covenant man, siya talaga ang kausap ng Diyos. Sa may Bible, ang tawag sa lalaki, created in the image of God. Pero ang babae ay created in the image of man. Amen po ba? Ganyan po dinidefine ng Bible ang lalaki at ang babae. Kasi ang babae, kinuha siya sa may tadyang. Di ba? Nung pinatulog niya si Adan, sabi ng Diyos, it is not good for man to be alone. So ang ginawa ng Panginoon, pinatulog niya si Adam at deep sleep and then kumuha ng one of the ribs and then if he fashioned it na isang babae and then nung pagkatapos doon, hiniharap niya kay Adan. At sa laking tuwa ni Adan, laglag ang panga ni Adan nung nakita niya si Eva. Diba? Flesh of my flesh, bone of my bone. Ibig sabihin, kaisa niya sa lahat ng bagay mula sa physical, emotional, spiritual, sa lahat ng social aspect, kaisa niya, intellectual, kaisa niya ang babae. The same structure ng pagkakahubog ng Diyos sa lalaki, ang babae. Kasi katuwang, ang babae lang ang makakaintindi sa lalaki. Amen? So ngayon, tatandaan po natin, woman was created for this very purpose to help her husband in his dominion calling. In his godly work, as part of that assistance, to bear him children and nurture them in the fear and admonition of the Lord. So, yun ang trabaho ng babae. Basically. Ngayon, kasi nga ngayon, mga kapatid, marami na mga working mothers. Ngayon, porke ba ang babae nagkatrabaho na, does it mean na ipapasa na ninyo ang inyong responsibility sa inyong mga children sa pagtuturo ng mga bata? Ipapasa nyo na kanino? Kay nanay? Sa mga biyenan? O katulong? O sa mga tutor? Hindi pa rin. Wala namang problema kung magkatrabaho kayo dahil alam natin yung economic reasons. Pero huwag ninyong pababayaan yung kanyang covenantal duty sa harapan ng Diyos. Iba pa rin yung hands-on ang nanay sa mga anak. Amen? Tignan ninyo yung mga bata na lumaki sa katulong. Kuha niya kung ano yung attitude ng katulong. Hindi siya lalaking godly. Yan minsan ang ginagawa natin ano, sa na mga parents. Yan isa sa mga failure ngayon ng mga nanay. Dinelegate na nila yung kanilang responsibility. Kasi nga working mother sila. Dinelegate na nila yung kanilang responsibility sa katulong o kung ano pa may mga gadget. O bilihan mo ng gadget ang kailangan niya. Laptop o cellphone o tablet, ibigay lahat. Ginawa ng ano yun. Tinay yung pang, ano, sa, panglibang sa mga bata. Which is wrong. Wala naman akong sinasabing masama yung mga gadgets. Ano. Pero mga kapatid, iba pa rin yung ano, yung nanay na susupervise niya yung paglaki ng bata, na natuturuan niya siya ng godly morals. Iba pa rin yun, yung personal training ng nanay. So ngayon, ang ibig kong sabihin, kung ikayo ay working mother, that's good. Pero magdo-double time nga lang kayo. Amen? Na see to it na hindi ninyo mapapabayaan ang inyong duty as mothers sa harapan ng Diyos kasi in the final judgment, nahaharap kayo sa Diyos. Pananagutan niya yan. Amen. Okay. So, the fundamental, alam niyo ba sa eskwelahan ngayon, karamihan sa mga batang problematic na estudyante ay wala yung magulang sa tabi. Lumaki sila either sa mga parents or sa mga parents ng magulang o lumaki sila sa mga yaya at mga ano. Yun yung mga problematic. Ang dami lang problems. Okay? So, the fundamental role of wife and mother is to read the scriptures. Basic po yan, mga nanay. Nanay,
Nagbabasa pa ba kayo ng Bible? Kasi, that makes you unique. Ang mga nanay sa mundo, wala silang nagbabasa ng Bible. Tatandaan ninyo, ha, trabaho nyo kay God ang ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Di ba, Shema Israel? Hear, O Israel, the Lord our God is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And you shall teach them diligently to your children. When you walk by the way, when you rise up, di ba? Pag-uusapan nyo lahat yung centrality, yung kahalagahan ng ano ng salita ng Diyos sa buhay ng mga bata. Ngayon, kung ang nanay hindi niya alam yon, anong ituturo niya sa kanyang anak? Amen. Nagbabasa po ba tayo ng Bible? Masyado nang busy. Alam niyo pa naman ang isa sa problema ng lipunan natin ngayon, yung ating mga pinagtatrabahuan, ang taas ng demand. Halos kainin na lahat ng oras, pati family time. Kinakain na, kulang na lang, pati sa bahay magtrabaho kayo. Kawawa din yung mga, minsan yung mga, ano eh, mga working parents. Alam mo yung ating government ngayon, parang si Pharaoh. Alam niyo ba yung pinapahirapan niya yung, ano, yung Israelita? Dati noon sila nagpo-provide ng mga dayami para sa paggawa ng bricks. Ngayon, hindi. Kayo nang gumawa ng bricks, kayo maghanap ng dayami ninyo. Ganyan ang ginagawa ng government at ngayon. Pinapahirapan. Ikaw, sige. Di ba? Pag meron ng ano dito, may mga event nga sa school eh. O sila magdadala ng mga higaan, mga beddings, unan, kumot, pag-provide sa mga ano. Tapos hindi na makakabalik yun sa mga teachers. Gastos ng teachers lahat yun. Ganyan mga ano, mga, yan yung evil ng ating society. Tyrant. Tapos pagdating sa sahod, hirap na hirap. Kaya marami mga teachers, mga taga London eh. Okay. So, tatandaan po natin, basic ha, mga nanay, bago namin kayo batiin ng Happy Mother's Day, situate na nagbabasa kayo ng Bible. Sapagkat yan ang ituturo nyo sa anak ninyo. Ngayon, kung anak ninyo malaki na, tigas na ulo, may apo pa naman kayo eh, bumawi kayo doon. Okay? Alamin ninyo ang will ng Diyos. And equip yourselves. Kailangan nyong maging ano, i-equip ang inyong sarili, papaano nyo ititrain ang inyong mga anak. Amen? Maging iyon ang ating fundamental duty. Fundamental roles or objective sa buhay. Gaano man kataas ang demand ng ating society sa ating mga trabaho. Tatandaan ninyo, God's priority is our family priority. Amen po ba? Okay, so, gaya nga ng ating laging nire-recite, Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. These words which I am commanding you today shall be on your heart, and you shall teach them diligently to your sons. When you walk, you shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up. So, ang ibig sabihin po niyan, the centrality of God sa buhay, pamilya. Yan ang unang-una nating pangunahing top of the list na ating pong duty. Secondary lang po yung trabaho sa labas. Amen? Pag yung ating hanap buhay ang priority mo at secondary lang ang kingdom of God, then, na-reverse ang takbo ng universe. Amen? Ano ang sabi ng Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, iyon ang priority, the kingdom of God. Okay. Okay, so as a summary,
ano ang ating mission as Christians? God has given us one vision to fulfill and a single mission to accomplish. We are to seek above all else is the kingdom of God and His righteousness, and to do the will of God on earth as it is in heaven. The kingdom of God begins with the family. It is the Christian family that holds this great kingdom mission in trust and instills in this mission in its members. It is the Christian family that serves the first church, state, workplace, and school in which children are prepared for godly dominion. Tatandaan po natin, ang tahanan ang unang-unang eskwelahan ng bata. Huwag niyong ipasa entirely sa mga teachers ang duty na magturo sa mga bata. Ang bahay ang unang-unang workplace nila. Minsan may mga magulang kasi na ayaw nilang pagtrabahuin yung mga anak, may katulong naman kasi. Kunyari, pag-uugasin ng tatay yung anak, yung anak niya. Anak, magugas ka ng plato. Ay, wag na, wag na. Siyam na lang. Minsan, ang problema, minsan mga magulang din eh. Eh, ang tahanan ng the starting place ng ano, trabaho. Kasi pag hindi siya na-train sa may bahay, problema yan pag nagtrabaho na yan. Tapos isisisi natin sa konsepto na kasi mga millennials kasi yan. Hindi. Hindi ako naniniwala sa ganun. Attitude yan. Okay? At ang church din, ang family din, ang unang-unang church niya. Hindi na natin po pwedeng ipasa kay pastor ang responsibility sa pagtuturo ng godliness sa mga bata. Ikaw yun. Duty mo yun as mother. Amen? Okay? Finally, therefore, Christian parents are called to establish kingdom-driven families. They are to build a home for God. So ano po yung uri ng tahanan natin binibuild? Isang tahanan para sa Panginoon. A house that is dedicated to the service of the King and His kingdom. So ituro rin po ninyo sa inyong mga anak yung values ng pagsiserve kay God. Isa sa matinding labanan natin, mga magulang, yung anak natin sa sobrang exposure nila sa mundong ito, nagiging humanist na sila. Ibig sabihin ng humanism, yung the way they think, yung worldview nila ay mundong-mundo. Iyan ang nilalabanan natin. Ang trabaho natin ay tanggalin yung concept ng humanism sa kanila at gawin silang godly. Yan ang role natin. Minsan, obserbahan ninyo yung mga anak ninyo. Paano siya mag-isip? Paano niya tignan ang buhay? Okay, so i-instill ninyo o inspire ninyo yung mga anak ninyo na mag-serve kay God. I-inspire ninyo sa inyong mga anak yung ability na mag-offering kay God. Turuan nyo sila hanggat bata pa lamang sila. Children must be raised in godliness, trained in righteousness, and prepared as holy vessels for God's glory. So, yun po yung atin pong objective bilang mga nanay. So, sa susunod, sa Father's Day, pag-usapan naman po natin yung mga tatay. Kasi ito po yung ating magandang venue, no? Para ma-refresh. Muli nating balikan. Ano nga ba talaga tayo? Sino nga ba talaga tayo sa mundong ito? Ano ba yung ginagampanan natin? Baka mamaya yung mga pamilya natin eh, anak tayo ng anak, tuwang-tuwa tayo, nagkaanak tayo. Pero lumalaki naman pala yung mga anak natin na mga ungodly. Okay? So nakakalungkot po yon. So tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Father God, we thank you, O Lord, sa muli mong pag-refresh sa aming mind kung ano ang mga duties namin, ano ang roles namin na ginagampanan bilang mga magulang sa mundong ito. And we pray, Father God, help our mothers, the wives, O Lord, na tinawag mo for a holy and noble purposes, O God. Help them na maging isa silang ganap na asawa at nanay sa iyong harapan. Pagpalain po kami sa araw na to as we celebrate the Mother's Day.
And may you bless us all, Father God. We thank you for your word. In Jesus' name, amen. Muli, maraming salamat, Pastor, sa godly message today. Reminding us, especially our partners, that wife is a helpmeet of the husband in his dominion calling in godly work and not katulong of the family. Amen? Kadalasan po kasi ang tingin nila sa asawa, katulong na lang eh. Amen. Hindi po tayo katulong mga kapatid, mga helpmeet po tayo ng ating mga asawa. Amen? Ating asawa. Amen. Dumako na po tayo sa giving of tithes and offering. Please stand for the offertory song and ask Sister Rosie Juan for the offertory prayer. Sika iti Diyos may agnanayon. Awang kami dito'y apo, nuhana kam nga inak ay nga anak mo. Iso agyaman kam unay, tanamamuda ka nga sika iti Diyos mi. Kinkastamit apo, ngagyaman kami dagiti ado nga parabor mo kada kami. Kit daw dawatek kumapay, daita nga parabor mo akang kanayon apo. Hana kami baybayan. Iyawat mo dagiti kasapulan mi tinaldaw-aldaw. Tapno kasta, maisubli mi met iti paraking ka o Diyos ko. Agyaman kami unay, dagito'y nga ikapumi, nga umay mi, iyaw-awat king ka, iti kadaadda, parabor mo kada kami. Kit daw dawatik, nga iyawat mo akang kanayon, dagita nga, grasya kada kami. Kinkastamit apo, ngagyaman kami, dagiti adal mo, kada kami. Ngain na iti tahanan, apo. I-bless na kami akanayon, tasi kami apo, iti ina, nga mangisuro ka dagiti anak mi. Hanna kami kumabaybayan, noana dagiti kusto nga sursurum apo, ket sika iti mangi danon ka dagiti anak mi, tapno kasta, dagiti anak mi, masurutan damot iti naimbag adalan mo. Dagitoy apo, iti umay mi idaw-dawat, kinkastapay, dagiti ikapumi. I-bless mo kang kanayon, apo, awatim asipupuso, takasapulan iti unag ti iglesia mi, apo. Dagitoy apo, iti umay mi ikarkararag, kinkay itangagsapa, itinagan na po mi Jesus. Amen. May we now request our kids and young people to come forward. Mga bata, alin na kayo sa harapan? Pati young people po natin, baby. And may we request this Brother Roger to pray for them.
that I got upset and they... Kararag. Ama kami nga sa dilangit. Ama, yamang kami keng kama dagiti sa saum. Sabay ko maama ta agpay. Masursurong pa dagiti anak. Ama, ibes mo met dagiti yung anak. At no kasta ama, maragpat dati inda panagadal. Sa luwadam ko maama dagiti dagiti dumting asaksakit. Ibes mo met ida ama. At no kasta ama, may saan tumit a leader to iglesia. Kastamit ama, dagiti kabataan. Liklik mo idama, ti suliso ko at makasta ama. Dagiti inda pa nagadal kit. Isu da ko maagpahay, dagiti sursurum, maagpahay ti puso, kay kaunggan ti puso da ama. Dagiti ama, ti nakrakararag, dinakan ti ama, kinanak, Espiritu Santo. Amen. Ayan. Oh, wait lang kids. Di ba meron tayong na-prepare? Meron ba kayong surprise para sa mga mami nyo? Meron ba? Meron. Meron daw po silang sorpresa para sa ating mga mama. Okay, pwesto na tayo, pwesto na. Sasayaw daw po sila. Final practice po nila. Final practice po nila. Okay. Pwesto na. Hug for you. Thank you, mommy, for all you do. Happy Mother's Day, happy Mother's Day, happy Mother's Day. I love you. I love you, mommy. I love you, mommy. I love my mommy, yes I do. Here's a kiss and a hug for you. Thank you, mommy, for all you do. Happy Sigaw! I love you. Yes! Happy Mother's Day po sa lahat ng mami ng ICC. Yan. Okay, balik na tayo, balik na. Pwede po namin anyayahan ang lahat ng mami dito po sa harapan. Calling all the mommies ng ICC dito po sa harapan po. Paiiyakin lang daw po namin kayo ng saglit. Sige po. Thank you mga anak sa inyong napakagandang kanta. Yes, very simple lang po. Kanina lang po namin tinractice, pasensya na. Sige po lahat po ng mami. Yes, si Tita Annette, Apong Net, Mami Che, Tita Lolit, Tita Baby, yan. Okay po, sige po. Ayan, sige po.
Ayan, napakasaya naman po ano ng ating mga nanay sa araw na ito. At salamat sa Panginoon sa buhay ng ating mga magulang, ng ating mga nanay dito sa ICC. Palakpakan naman po natin ang Panginoon sa kabutihan po niya sa atin. Yehey, once again, happy, happy Mother's Day to all of you mga nanay, mga mommies. Ayan. Ay, oh, sige. A simple token para po sa inyo. Dahil alam po namin na mahilig kayong magluto. Ayan, magagamit nyo daw po sa pagluluto nyo yan. Okay, picture taking daw po. And then after, pagpe-pray po ni Pastor ang lahat ng mga nanay natin. Okay, reminder lang po, hindi po ito pamalo, ha? Baka ipalo sa amin tong mga to kayo. Pagluto po ito. Ayan, happy Mother's Day again. Yes. And then, pagpe-pray daw po kayo ni Pastor Jess. Okay, so, tayong lahat ay tumayo. Okay, so, pag tayong lahat ay tumahimik, tayo manalangin, pag-pray natin ang mga nanay na ibinigay ng Panginoon sapagkat sila'y gumagampan sa isang napakasela na role sa mundong ito. Nakasalalay sa kanilang mga kamay ang godly na society. Kaya nga mga nanay, at ma-inspire kayo sa mga salita ng Panginoon. Okay, let's pray. Ama, salamat po. Ang lahat sa aming pamilya ay regalo mo. Ikaw ang nagtakda sa nanay at sa tatay at ganoon din sa mga anak. Ang lahat ng ito ay sa ikaliligaya naming lahat kung kami ay lalagay sa ilalim ng iyong paghahari. Ama, salamat po. Tinawag mo ang mga nanay na ito. Bagamat hindi pa sila, Panginoon, perpekto sa ngayon. Pero Lord, naniniwala kami sapagkat ipinagkaloob mo ang Espiritu Santo ay kukumpletuhin mo ang trabahong ito, Panginoon. Tutulungan mo rin po sila sa kanilang mga kahinaan upang sila'y maging isang ganap na nanay, Panginoon, ayon sa iyong pagkakatawag. Panginoon, una po sa lahat ay hinihingi ko ng tawad ang mga pagkukulang po ng aming mga nanay. At Panginoon, inihiling po namin na tulungan mo sila na bigyan ng karunungan at kalakasan kung papaano nila gagabayan ang kanilang mga anak ayon sa iyong panuntunan. Panginoon, bigyan mo rin po sila ng magandang kalusugan upang masubaybayan pa nila, Panginoon, ang kanilang mga saling lahi. Ama, nagpapasalamat kami sapagkat merong kaming pag-asa sapagkat ikaw ang sustainer ng lahat ng bagay. Tulungan mo po ang mga nanay na ito na maintindihan ang iyong mga salita, maintindihan nila ang iyong mga kautusan, ituro sa kanilang saling lahi, at Panginoong Diyos, samahan mo sila sa panahon ng kahinaan. Bigyan mo sila ng dunong, kaalaman, at lahat ng kakayanan sa pagkataguyod ng isang godly society. Salamat po, Ama, sapagkat ikaw ang nagbigay nito sa amin, pagpalain mo nawa sila, bountifully, Father God. Salamat po sa iyong presensya at sa iyong mga pagpapala. Ito po ang aming dalangin, in Jesus' name. Amen. God bless you. Yes, happy Mother's Day sa lahat po ng ating mga nanay. May the Lord bless you more po. Thank you so much. Okay po, mga kapatid. Nais ko lang po batiin ng isang happy birthday si OG. Happy birthday, OG! God bless, anak.
Welcome. Okay. Alam ko po, excited na kayo sa susunod na announcement. Ano po ba meron next week? Awagan na po natin si Sister Iya. Siya na lang po magpaliwanag. Sister Iya, please. Ayan, Happy Mother's Day po sa lahat. And, ayan, so lahat tayo excited na for next Sunday, hindi po ba? Anong meron next Sunday? Anniversary, church anniversary na po natin, and we're turning 22! Yay! 22 years na po ang ICC. Purihin ang ating Panginoon, and we will all be celebrating in the Lord sa kanyang goodness doon po sa farm ng mga Laggi, doon po sa Marana. Sa Marana, third ba yun? Basta sa Marana. Okay, doon po sa farm nila Sister Annette at ni Brother Rick, doon po tayo magse-celebrate ng atin pong 22nd anniversary. Ang start po ng ating service ay 3 p.m. ang ating pong call time. Basta na doon na po tayo exactly 3 p.m. po ng hapon, alas 3. Wala po tayong service dito ha, sa morning. Huwag po kayong pupunta dito sa umaga ng Sunday next week. Doon po tayong lahat sa hapon po. Hanggang, siguro we will start yung one and a half hours para sa ating service, and after which, yung celebration na po ng ating pong anniversary. And alam ko po na excited ang lahat kasi may kanya-kanya po tayong mga surprises. Para saan po yun? Para sa Panginoon. To honor God. Amen? Ang mga ladies, napakaganda ang aming sayaw. Hanggang ngayon, hindi pa namin buo. next week na yung sayaw namin, hindi pa namin nabubuo. Anyway, ang mga kids din, may mga lahat po tayo, meron po tayong prepare to celebrate the goodness of the Lord. Amen po. So lahat po tayo, and again, I would like to, yung mga gusto pong makibahagi po sa gawain natin, mangyari po na kung gusto niyo pong mag-share sa ating pong mga gastos natin for financially or whatever, ay pwede po natin kausapin or ibigay kay Sister Annette anuman po yung mga pledges na gusto po nating i-share. Yun po. So, maraming salamat sa Panginoon sa 22 years ng paggabay niya sa iglesyang ito. Amen? To God be all the glory. Amen. See you there next Sunday. Announcement po sa ating masusunod na servant on call. Ang ating MC po ay ang nag-iisang utihing may bahay ng ating pastor, si Sister Iya. Next week. Ang ating scripture reading po ay si Sister Golda. Okay, thank you. Offertory po natin si Sister Mayet. Ang ating prayer for the next gen, si Brother Juna Palisok. Pakisabi na lang, Sister Che. Thank you. Okay, wala po munang kids ministry and youth fellowship to give time sa kanilang practice for the anniversary celebration. Okay? And final song na po tayo. May we request Sister Justin. At susundan ito ng benediction ng ating buting pastor. Inaanyayahan ko po kayong tumayo para po magbigay papuri sa ating Panginoon. Amen. Just to hear your still small voice.
Hallelujah. Salamat po, Ama, sa lahat ng itinuro mo sa amin sa araw na to. And we submit ourselves, O Lord God, sa iyong mga salita. At tinatanggap namin, Panginoon, whatever rebuke na nais mo sa amin, sapagkat nais mo kaming baguhin, nais mo kaming iligtas, Panginoon, mula sa apoy ng impyerno. Salamat, Panginoon, sapagkat kahit na kami, Panginoon, ay paulit-ulit, O Lord, na lumabag sa iyong kautusan, and yet ang iyong mercy, ang iyong compassion, ay patuloy pa rin na umiiral para sa amin at binibigyan mo kami ng pag-asa at kinabukasan. Salamat, Ama, tinuruan mo kami mag-humble sa iyong mga salita. Salamat po at kami tinuruan mo, Panginoon, at pinalambot mo ang aming mga puso upang tanggapin ng malayang malaya ang iyong mga salita at ang iyong katotohanan sa aming buhay, Panginoon. Lord, kahabagan mo nawa kami at patuloy mo kaming establish sa ilalim ng iyong paghahari. Panginoon, ikaw ang aming Panginoon. Ang declaration namin sa aming tahanan is Jesus is Lord. Siya ang Panginoon. Ikaw, O Lord, ang nagahari sa aming mga tahanan mula sa mga tatay, nanay at ganoon din sa mga anak. Ang iyong mga kautusan ang iiral, Panginoon, sa aming mga buhay sapagkat ito ang aming pag-asa, kinabukasan at katuwiran. Salamat, Panginoon, sa mga principles of life na itinuro mo sa amin. Nawa, Panginoon, pagpalain po kami ang aming mga hanap buhay, kalakip ng aming mga kalusugan. Ingatan mo po kami sa lahat ng kapahamakan at patuloy mong pagpalain ang aming salinlahi. Salamat, O Diyos, sa araw na to as we celebrate the Mother's Day, O Lord, for your glory and for your honor. Salamat po, Ama. In Jesus' name, Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon.